Alas 5 ng hapon, 2 days later. Nagulat si Dahlia nang biglang pumasok sa Lucky Chance si Tita Jen. Humahangos at sa likuran ay dalawang naka-uniforming maids na parehong may bit-bit na malalaking grocery bags. Bakit, Tita? Tanong niya. Dahlia, thank God, you're still here. Sabi nito na animo ay nakasaksi ng isang hindi inaasahang insidente. May nangyari ba, Tita? She asked, bewildered. I just received a call from my husband. Gagabihin daw siya ng uwi. Oh, Dahlia, what I'm going to do with these groceries? Last night, he promised to be home early. We even discussed what we wanted for dinner. Kaya nag-grocery ako ngayon. Tapos, hindi naman pala siya makakauwi ng maaga. It's awful. I hate him. Dabog ni Tita Jen at yumakap kay Dahlia. Buong puso naman niyang tinanggap ang ginang. Awang-awa. Maybe she ought to do something for her. Maybe her husband ought to be reminded he had a wife. Eh di si Alden na lang po ang ipagluto niyo. Suggestion niya. Wala namang oras ang uwi niya sa bahay. Minsan maaga, minsan gabi na. Madalas hindi. Sabi nito. And Dahlia was thinking. Maybe the son needs some reminding too that he had a mother. Hinagod niya ang likod ni Tita Jen na sa paghinga ay masasabing talagang masamang-masama ang loob. They don't need me. They don't care about me anymore. I gave up my life for them. Now, they have a life and I don't. Lalo pang nabagbag ang kalooban ni Dahlia sapagkat totoong umiiyak sa balikat niya ang ginang. Why don't you and I live now? You can cook that dinner for me. Better yet, let's cook them together. Nag-angat ng mukha si Tita Jen. You mean it, Dahlia? She asked. Tumango si Dahlia. If her company could alleviate the woman's loneliness, why not? 30 minutes later ay naroon na siya kina Tita Jen. And it was indeed depressing to be inside a beautiful, sunny, and comfortable house alone. The house should be full of people or children. It was not hard to imagine little feet stomping and running about. Tiny voices yelling and laughing. Nauunawaan niya ang kalagayan ni Tita Jen. A beautiful woman who gave up the attention of many for the inattention of one. Marunong ka bang magluto, iha? Tanong ni Tita Jen habang papasok sila sa kusina. Marunong akong kumain, Tita. Nakatawang sagot niya. Soon, she was sitting on the countertop while Tita Jen was busy preparing the food. Panaka-naka ay tumutulong siya sa paghiwa ng mga gulay. Ngunit sa kalahatan ay wala naman siyang ginawa kung hindi ang magkwento ng kung ano-ano at tikman ang putahin ni Tita Jen. Mmm, taste great. Can I have another? Masisira ang appetite mo. Anyway, it's almost done. We can start preparing the table. Sabi nito, alas 8 na ng gabi. I better call my uncle first. Sabi niya at nagtungo sa sala. Gayon na lamang ang gulat niya nang makitang prenteng nakaupo sa sofa si Alden, nagbabasa ng magazine. Kanina ka pa dyan? Tanong niya. Ibinaba ni Alden ang babasahin. So? Sabi nito. So? Umangat ang kilay niya sa kasupladuhan ng lalaki. Kanina ka pa dumating, pero hindi mo man lang pinuntahan sa kusina ang mami mo? When she's so upset, because your father couldn't make it to supper. I know you are with her, the maid told me. I decided not to bother the two of you, sabi ng lalaki. Bothering her is something she would appreciate greatly, because nobody bothers her in this house anymore. Patuloy pa niya. Are you telling me that I'm not being a good son? He seemed to be growling at her. Yes, I'm telling you that. Mariin niyang sinabi at sinalubong ang tingin ng lalaki. Well, you have no right. And I don't care about your motto in life. As far as I'm concerned, that's just your excuse for being naughty. He crossed his long legs and leaned back on the sofa. Kunot ang noo ni Dahlia. What do you know about my motto?
And I'm not being nosy. I just want to make people happy. Make me happy. Get out of my sight. Sabi ni Alden. Sumosobra na. Lalo pang lumapit si Dahlia kay Alden at tumayo sa harapan nito. Humalukip-kip doon. Hindi ako aalis dito. Kahit mawala ka dyan. Sabi niya. Kung hindi ka mapapagod. Sabi ng lalaki at nakipagmatigasan sa kanya. Maya-maya ay nangawit na si Dahlia sa pagtayo. Naupo siya sa carpet. In gen position at pinanood ang lalaki. Sanay yata siya sa asaran. Dahil madalas siyang asarin noong bata pa siya dahil sa katabaan niya. Sinusubukan mo ba talaga ako? Angil ni Alden. Ngumisi si Dahlia. Ngising aso. Insect! Gigil na sinabi ni Alden at tumindig. Hinabol ni Dahlia hanggang sa veranda. Hindi ako insect! Incheck! Sabi niya dahil insect ang dinig niya sa sinabi ni Alden. Bingi! Angil pa rin nito. Autistic! Ganti niya. Bumuntong hininga ang lalaki at naupo sa marmol. Itinaas ang dalawang paa at ibinaling ang paningin sa mga halaman. Naupo sa tabi nito si Dahlia. Hindi mo naman ako dapat awayin eh. Sabi niya. Kaibigan ko si Ava. It's hard to have a meaningful conversation with you. Sabi ng lalaki na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Really? What is meaningful conversation? She asked, feigning innocence. Hindi mo alam? Umiling siya. Hindi talaga. Tell me. It's a conversation with meaning. Wika ni Alden, not believing he had actually accepted what she had said. Like Kuratong Baleleng and President Erap? Wika pa ni Dahlia. She was enjoying this, realizing that making one's life miserable could be fun. It was Alden's life. Tumango ang lalaki ngunit nakatanaw pa rin sa mga bulaklak. Right, what about them? She asked, giggling inside. What about who? Si Alden. Kuratong Baleleng and President Erap? Bumuntong hininga na naman si Alden. Look, it doesn't have to be a conversation about them. Sabi nito na akala mo ay nagpapaliwanag sa isang kindergarten pupil. It could be a discussion about everyday life that is pertinent or significant. Your mother told me that she is shaving her legs. Sabi niya. That's not pertinent to me, only to my mother. She uses your razor. Sabi niya. Pinipigil ang pagtawa dahil sa reaksyon ni Alden. Parang gusto na siyang sakalin. At parang hindi makapaniwala o matanggap na he was actually having this conversation with her. Kung nagbabasa ka ng newspapers, your conversation could be more stimulating. Wika pa ni Alden. Nag-isip si Dahlia. Taas-baba ang kilay. Panaka-naka ay lalong sumisingkit ang mga mata. Maya-maya ay, nabasa ko nung isang araw, isang lalaki ang pinutol ang sarili niyang, alam mo na, dahil tutubo raw ulit. Saad niya. I'm not talking about that kind of news. That is not meaningful. Who told you? Paano kung totoo nga na tumubo ulit yun? Dahil may nadiskobre siyang pampatubo ng mga muscles na naputol, o kaya ay galing pala siya sa ibang planeta, kung saan tumutubo nga ang mga naputol na ganun. Yung leg mo kaya ang putulin ko. You have to admit it. It's amusing. Sabi niya. It's not. And don't you dare say another word. He stood up. And don't you dare follow me. Ihatid mo si Dahlia, anak. Hiling ni Tita Jen kay Alden kalahating oras matapos silang kumain. Nandiyan naman si Mang Peping Ma. Sa kanya mo nalang ipahatid ang bisita niyo. Tugon ni Alden. Lalong nagngit-ngit ang kalooban ni Dahlia sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pagkaasar nito sa kanya. Hindi na yata ubrang isipin na dahil yon sa pagiging chinita niya. Kapares ng girlfriend nitong nawala. Pero nakakahiya kay Edwin. Mas maganda namang tingnan kung ikaw mismo ang maghatid sa kanya, iho. Wika pa ni Tita Jen. I'm tired, ma. Sa mother time na lang. Sabi ni Alden.
Okay lang, tita. Kung si Mang Peping ang maghatid sa akin, I won't mind. Sabi niya. Ikaw ang bahala, Dalia. Pasensya ka na talaga, ha? Sabi ng ginang na pinukulan ng matalim na sulyap ang anak. Sinamahan siya nito hanggang labas at inihabilin siya ng maayos si Chuper. Ingat ka, Peping. Sabi nito. Opo, ma'am. Pagbalik ni Tita Jenny sa loob ng bahay, ay dinabugan ang anak at ibinagsak ng ubod lakas ang pinto. Bakit na naman, ma? Tanong ni Alden kahit alam na nito kung bakit galit ang ina. You are rude, Alden. I can't believe I raised someone like you. Why can't you be nice to Dalia? She's the nicest person I've ever met. At wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Kasalanan ba niya kung ipinanganak siyang singkit? Okay, what do you want me to do? I'll apologize. I'll call her. Sabi ni Alden na tila sinabi lamang yun para matigil ang ina. No, that's not enough. You have to take her out to dinner. Are you crazy? Why would I do that? Angal naman ni Alden. Because I shall not be talking to you until you do it. And I'm not kidding. Good night is the last word you will hear from me. Hanggat hindi mo ginagawa ang gusto ko. At nagmartsa si Tita Jen patungo sa hagdan. Napakamot lang ng ulo si Alden. Sa kabilang banda ay niisip nitong tama rin ang ina. Why do I keep treating her like that? He asked herself, thinking of Dolly Zhang. She looked like a young executive in her gray suit. Pinstripe suit and blue silk blouse. Pinili niya ang ganong attire sapagkat gusto niyang magmukhang seryoso upang seryosohin siya ng taong kakausapin niya. Her hair was sleek, tied at the nape. Walang naliligaw na hibla sa kanyang muka. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang gusali ng insurance company na pakay niya. She parked her car and went to the guard. Sinabi niya ang kanyang pakay at nag-iwan ng ID. She pinned the visitor's pass at the pocket of her jacket and stepped inside the elevator. Bago siya umalis ng bahay kanina, ay tinawagan niya ang naturang insurance company upang matiyak na naroroon ang taong pakay niya. Hi, I'm Miss Song. I'm the one who called. Sabi niya sa receptionist. Ngumiti yon. He's inside, inside that door. Itinuro nito ang isang pintuan sa loob ng maluwang na opisina. Thank you. Sabi niya at taas noong naglakad. Napapalingon sa kanya mga empleyado roon. At kahit pa siguro gusto siyang tanungin kung ano ang sadya niya, ay hindi magawang lumapit sa kanya. Kumatok siya sa pintong itinuro ng receptionist. Come in! Sabi ng tinig ng lalaki sa loob. She pushed the door. Good morning, sir. Napamulagat naman sa kanyang lalaki. What brought you here? Let's see. You are... Hindi maaalala nito ang pangalan niya. Nakamot ang bahagi ng ulo na dati ay may buhok. Ngayon ay bahagi na lang ng noo. Dalia. Dalia Sang. Can I sit down? Sabi niya, formal pa rin ang anyo. Sure, sure. What do you want? Coffee? Soda? What? Coffee, please. Sabi niya. Tumindig ang lalaki at sumilip sa pinto. Humingi ng kape sa kung sino man ang nakita nito sa labas. Iginala ni Dalia ang mga mata sa opisina nito. Ang mga dingding ay puno ng mga plake at laminated certificates ng mga achievements nito bilang ahente ng insurance. Ngayon ay kabilang niya ito sa president circle ng insurance company. Bumalik ito at naupo sa likod ng desk. May problema ba, Miss Sang? Tanong nito. Nakangiti na para bang natutuwa na makita siya. Kayo ang may problema, sir. Umpisa niya. Ako? Sunod-sunod ang tanong niya. May I remind you, sir, that you have a wife? Of course I do. Sabi nito. Nagtataka na ang expression. He looked at her with eyes that greatly resembled his son's. Deep and dark. Almost threatening. Kaya siguro mahusay magbenta ng insurance, naisip niya. Mukhang seryosong seryoso at the same time ay parang nambobola.
by making one felt like he was the most important person on earth. "You don't behave like you do have a wife, sir," sabi niya na nakikipagtitigan sa lalaki. "What do you mean? Liwanagin mo nga, iha. Hindi kita maintindihan. May nangyari ba kay Jenny?" Tanong nito na gumuhit ang pag-aalala sa mukha. Lihim na napangiti si Dahlia. Hindi pa naman pala naglalaho ang pag-ibig ng lalaki sa kabiyak. "She's lonely because you've been neglecting her lately. You don't come home to dinner. You spend your free time on the golf course. When was the last time you took her out to dinner or movie?" Hindi agad nakapagsalita ang lalaki at kumunot ang noo. "What do you mean lonely? As far as I'm concerned, my wife's the happiest woman on earth. Nasa kanya ang lahat ng maibigan niya. I made sure she gets them." "Not everything, sir. Nakalimutan niyo na isa lang ang kailangan niya talaga. Your attention and affection. And of course, appreciation for everything she'd done and sacrificed for you and your son. I mean, she needs you. Dapat ay attentive and sensitive kayo sa mga needs niya. It seems that those things disappeared like your..." "Don't you dare!" Sabi nito at napahawak sa ulo. "I'm sorry, sir, but that's the truth. You've been neglecting your wife and she is lonely. You gave her a huge house, but you left her alone in it. You gave her jewelries, but she couldn't wear them. Dahil hindi niyo naman siya inilalabas man lang. You bought her all those appliances in the kitchen to cook your meals. Pero sa labas naman kayo parating kumakain. She's the woman who stood by you through thick and thin. And I'm not talking about your hair. It's time you showed her your gratitude and appreciation." "Kung gaano karami ang mga plaki niyo rito sa opisina, ganun din dapat karami ang plaki niya bilang may bahay niyo." Sabi niya na kahit saglit ay hindi inaalis ang titig sa asawa nito. Napabuntong hininga ang lalaki. I never thought my wife is... Oh my! What am I going to do?" he asked. "I love her and I thought she knew that. We've been married 35 years. I understand, sir. Nasanay na kayo na lagi siyang naghihintay sa inyo, na kahit ano pang magiging problema, nandyan siya sa tabi niyo. You're right. Palaging palagay ang loob ko na hindi niya ako iiwan. Is she thinking of leaving me?" Panic was in the man's eyes. Ngumiti si Dahlia. "I asked her that. And she said, were. You see, sir, she's married. Will always be married to you. It's her life. Anong gagawin ko?" he asked, relieved, but guilt-laden. "I suggest you to write her a very long love letter, telling her how much you still love her, how much you appreciate her. Tell her what she needs to know, sir," mariin niyang sabi. "Call me uncle, please." "Sure, uncle." She stood up and offered her hand. Tinanggap yun ng lalaki. "I'm not sure kung paano kita pasasalamatan, Dahlia." She sighed. Why was she suddenly thinking of him? Palabas na siya nang dumating ng kape. Ngunit wala na siyang pakialam doon. She felt triumphant. At para siyang naglalakad sa alapaap. Gusto niyang lumundag. Yun ang damdaming hindi niya maramdaman sa pamamagitan ni na Alden at Ava. "Where's Jen?" tanong ng asawa nito sa maid kinagabihan. "Nasa taas po, sa kwarto niyo," sabi ng maid. Mabilis na umakyat ang lalaki at pumasok sa silid. Nakaupo sa harap ng tokador si Jenny. Umiiyak habang hawak ang isang liham. Yun ang sulat na ginawa ng asawa nito at mabilis na ipinadala sa messenger ng opisina. Lumapit ito sa kabiyak at niyakap yun ng mahigpit. "I'm sorry, hon," he said. Lalong umiyak si Jenny. "I thought you don't love me anymore." "That wouldn't happen. I am married to you as much as you are married to me. We'll stay that way. Married." He kissed her
and it felt like they were kissing for the first time. "What's for dinner?" tanong ng lalaki maya-maya. "Oh, I didn't prepare anything." "Then we'll dine out. Why don't you change?" Kasalubong ng mag-asawa si Alden na kararating lamang. Gulat na gulat ito nang makitang nakabihis ang ina. "Saan kayo pupunta, ma? You look great." He kissed his mother's cheek. Ngunit hindi ito pinansin ng ina. "Let's go." Sabi nito sa asawa at pinukol ng matalim na sulyap ang anak. "Ma?" angal ni Alden. Napakunot naman ang noon ng asawa ni Jenny. "What's wrong with you two?" "Don't look at me, Dad. Ask her." Wika ni Alden. Tumingin ang lalaki sa kabiyak. "I'm not talking to that man. Let's go. I'm hungry." Sabi ni Jenny. "Why is your mother not talking to you?" Tanong naman ito sa anak. "Because I won't date her friend." Tugon ni Alden. "And that's cheap, ma. You're blackmailing me. Emotionally." Parang walang narinig si Jenny. Tuloy-tuloy sa labas. "Sinong kaibigan ang sinasabi mo, Alden?" tanong ng ama sa anak. "Miss Zhang." Tugon niya. "Miss Zhang? I see. And you don't want to date her. Why does your mother want you to date her?" "Ask her. And don't make me feel like a kid." Sabi ni Alden. "Son." Umpisa ng kanyang ama. "It's time we start acting like a normal family again. I'm the boss, but your mother rules in this house. My job is to implement that rule. At kapag sinabi ng iyong ina na i-date mo si Dahlia, i-date mo siya. O hindi rin kita kakausapin. And I won't recommend your firm to my friends." Banta nito. "Dad?" Nanlaki ang mga mata ni Alden. Hindi makapaniwala. Ano ba ang mayroon si Dahlia at pinagkaisahan siya ng mga magulang dahil lamang sa babaeng yun? Samantala, kausap ni Dahlia sa telepono si Ava. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. "You don't understand, Ava. It had nothing to do with Alden. I was keeping Tita Jen company, kaya nag-dinner ako doon the other night." Sabi niya. Inaakusahan siya ni Ava na may gusto rin kay Alden. Kaya doon siya nag-dinner nung isang gabi. Bakit raw, hindi pa niya aminin. Hindi raw naman ito magagalit. "Why do you keep on denying it, Dahlia? You like him as much as I do. What's wrong with that? I'm a sport. May the best girl win." "No big deal." Wika pa ni Ava. "No big deal? It's a big deal. I don't like him. Bakit ba pinagpipilitan mo na gusto ko ang lalaking yun? Kung may gusto ko sa kanya, sana hindi ko na siya pinakilala sa'yo. I'm not that stupid." Sabi niya. "I don't know, Dahlia. But I'd like to tell you that we're going out tonight. Manonood kami ng dinner concert ni Kula Desma. I'm telling you this para wala ka namang masabi kung sa iba mo pa malalaman." Sabi ni Ava. "You're paranoid?" She shouted and her mind was screaming. A dinner concert. A romantic dinner concert. Love songs? Alden and Ava? Even their names rhyme. "You're upset." Wika ni Ava. "I'm not upset about you. You're hallucinating." Sabi niya. "I hate you." "No, I'm not. I think you're jealous." Sabi ng kaibigan niya at ibinaba ang telepono. Nakaawang ang bibig na nakatitig sa hawak na phone si Dahlia. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit nag-iisip ng ganoon si Ava. And she sounded so sure na parang gusto na niyang pagdudahan ng sarili. "Do I like him? Do I? Am I jealous? I hate this house." Sabi ni Alden nang minsang umuwi at malamang pati ang mga maids ay hindi rin siya kinakausap. Dumating siya na hinahanap ang isang issue ng architectural digest. Nang tanungin niya ang maid ay bigla itong tumalikod. Pagbalik ay may inaabot sa kanyang papel. "Hindi ko po kayo pwedeng kausapin," sabi ni ma'am. Yun ang nakasulat sa papel. Nilamukos yun ni Alden at umakyat sa kanyang silid.
Hindi nga nagbibiro ang kanyang ina at iniisip niya na wala namang masama kung pagbibigyan niya ito. After all, she was his mother. At inaamin naman niya na may kasalanan nga siya kay Dahlia. Wala namang ginagawang masama sa kanyang babae para pakitunguhan niya ng hindi maganda. At hindi naman talaga kasalanan ni Dahlia kung singkit ang mga mata nito. It wasn't her fault that she reminding him of Madeline. It was not that he was still in love with his ex. Ayaw lamang niyang maalala ang trahedya and he wasn't thinking of the accident per se. The truth was, he'd always been attracted to the slit-eyed woman. He found them cute. And Dahlia was, well, cute. Maybe cuter than the most. Inaamin din niya yun. He was just afraid to do something so bad, then lose it. He was afraid that he would start wanting Dahlia so much. Then, she would do something stupid and he would lose her, the way he lost Madeline. She did something stupid inside the car at ayaw na niyang isipin yun. He reached for the phone, then the phone directory. May lihim na nga kayang pagtingin si Alden para kay Dahlia? Sundin na kaya ng binata ang mga magulang nito? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng Fairy of a Broken Heart. Maraming salamat po.